Tayo po mga minamahal ay panandaliang tumayo. Tayo po tayo mga minamahal bilang paggalang po sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at ito po ay dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Brother Fred De Assis. Amen. God bless you, beloved. Praise her, Brother Mark Noel. Tayo po ay manalangin, minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat pala po, Jesus, sa iyong matamis, banal na presensya, iyong ibinuhos sa aming kaligitan. Salamat po sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitan ng children's choir, adult choir, youth choir, higit sa lahat sa awitan ng Jesus Finance Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, iyong nilamisan. Salamat po sa mahalap mong matatapat sa pagbibigay. Sa pag-arang salita, mahalap ni Jesus, ikaw magpala sa ganakin, wala akong magawa. Umasalamat ko sa inyo sa nilalangin aming ginagalang, mahalap pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Kami sinasaway lahat, gawa ng kaaway. I bind all of Satan in the name of Jesus. Timis ang bilibang doubts, kasagasaw. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin pinakamamahal ni Jesus. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor and respect to beloved pastor, evangelist, Will J. Strad Almeda, the end time prophet for loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Rina S. Almeda, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. And of course, we are so blessed. Kasama po natin ngayon ilan sa mga apo nating Bala Pastor, Bala Mama Dear, beloved Ian Almeda Santelian, beloved Christian Santelian, beloved Paul, and beloved Sarian Santelian, Almeda, beloved Mami, mga in-laws, sampung mga kasama, I know sa nila, Miss Paul, maganda hapon po sa inyo. Inagpala po kami na kasama po namin kayo, purihin natin yung mga pero. And of course, binabati natin lahat ating mga webcast viewers, ating mga beloved preachers, workers, mga instrumentalists, mga wit, at sa lahat, pinamahal. Magandang-magandang hapon po. Huwag natin malapin. Kindly read the book of Revelation chapter 1 verses 1 up to 6. Amen. Dito po sa aklat ng mga Apokalipsis, Kapitulo 12, may talatang 1 hanggang 6. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay sa ilalim ng kanyang mga pa at sa kanyang ulo ay may isang putong at 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganak at sa harap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula na may pitong ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema. At kinalakad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit. At pinaghagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng mga anak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na magkahari na may paghampas na bakal na lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw na dinala sa hanggang nasa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan at lumakas at tumakas ang babaeng ilang sa doon siya ay ipinaghanda ng Diyos sa isang dako upang doon siya ay ampunin 1,260 araw. Amen. Tukan natin yung verse 4. Ano po sinabi dyan? Sa verse 4, 12, 4. And his tail drew the third part of the stars
12:4. And his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, or to devour her child as soon as it was born. At kinalalakad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Minamahal yung bituin na tinutukoy dyan yung mga angels. One third of the angels of heaven ay isinama po ni Lucifer. Sumama kay Lucifer, nagrebelde sa ating Diyos na buhay. One third of the angels of heaven. So there are about billions upon billions of bad spirits na nandito sa mundo. Dahil yan po ay itinapon sila sa lupa sa pag rebel ni Lucifer sa Diyos. So we know the story. Satan wants to become like God. Gusto niya maging katulad sa Diyos. Yun ang kanyang nasa puso. Nagmataas siya. Gusto niya tumanggap ng pagsamba. But his desire is impossible. There's only one creator and one God. Isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Wala nang iba. Palapakan natin, mahal ang Panginoon. Hallelujah! At yung mind ni Sita na yan, hanggang ngayon, ay dala-dala niya. Hindi siya nagbago. Despite his failure to achieve his dream to become like God, itinapon siya dito, pero yung kanyang plano hindi po nagbabago. Gusto niyang sambahin siya ng mga tao. Kaya nga, may mga kaguluhan sa mundo ngayon. This is no other but the work of Satan. Gusto niya agawin ang mga tao sa Diyos. Kahit mga Kristiyano, sabi ng Biblia, even the very elect will be deceived. Gusto niya agawin manak ng Diyos, pero ikaw na tunay na nakakilala, kilala mo mong Diyos, hindi ka kaya because your God is the Almighty God. You can resist the devil at any moment, at any time. Hindi kaya ng demonyo ang tunay na iglesia ng Diyos. Malinaw yan sa banal na kasulatan. It was proven beyond a shadow of doubt. Pinakita natin, mga pastor, na ang mga masama, ang mga demonyo, mga antikristo, mga rebelde, hindi kaya ang man of God, ang tunay na iglesia ng ating mahalapay. And you are so blessed because you are one of the members of the true church of Jesus Christ. Wala kang dapat katakutan. In the last days, the Christians will become victorious in the name of Jesus. Kanyang dinala, kinalagkan ng kanyang buntot ay katong bahagi ng mga bituin sa langit. Mga anghel yan. At ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng mga anak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak nito. So sino yung babae tinutukoy dyan? Na mga anak na at binantay ng dragon yung babae para lamunin niya yung anak ng babae. So yung dragon malinaw, yung dragon tinutukoy walang iba kundi si Satanas. The dragon is no other than Satan. And who is the woman? Sinong babae tinutukoy? Nandito sa verse 1, malalaman natin sino yung woman. Ang sabi dyan, and there appeared a great wonder in heaven. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamta ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At tinutukoy na 12 bituin, walang ibang tinutukoy kundi the 12 tribes of Israel. So the woman is no other than
the nation of Israel. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Ang tinutukoy na babae, walang iba kundi yung Israel. Yung bansa ng Israel. Dahil doon po pinanganak ang ating tagapagligtas, walang iba. Yung sanggol tinutukoy, yung anak na tinutukoy na gustong lamunin ng dragon ay walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Gusto ni Satan na hadlangan ang pagliligtas. Yan palagi ang trabaho ni Satanas, minamahal. Tanda ninyo, gusto niya hadlangan ang pagliligtas sa tao. Pati pagpapala mo, gusto niyang hadlangan. Pati pagsamba mo, gusto niyang hadlangan. Pati pagpunta mo sa langit, gusto niyang hadlangan. Pero sa Biblia, pag ikaw ay nananangan sa salita ng Diyos, hindi ka kaya hadlangan ng kaaway. Amen? Greater is he that is in us than he that is in the world. Tandaan natin yan, kahit anong nakakatakot sa huling araw, kahit marami nakatakot, tandaan mo, kung kalimutan, mas dakila yung sumasayo kisa sumasanglibutan. Amen? 1 John chapter 4, verse 4. Kasi sa huling araw, maraming pananakot ang kaaway ng Diyos. One of his weapons is intimidation. Pananakot. Katakutin ka. Pag matakot ka, lalo kang tatakutin. Pero ano sa Biblia? Dito ka tumayo sa Word of God. 1 John chapter 4, verse 4. Dito po sa aklat ng unang Juan, kapitulo 4, ang talata po ay 4. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Palakpakan natin, ating Malapino. Dakila yung nasa sa inyo. Sinong dakila na sumasaten? Yung Espiritu ng Diyos na sumasaten. Sino yan? The Spirit of Jesus Christ. Amen? Malinaw na sumasaten ang banal na Espiritu. Bakit? Daming pinakitang himala. Binago tayo. Ang ating mga bisyo, inalis ng Diyos. Nawala tayo sa gawaing makasanlibutan. So malinaw na sumasaten ang ating mahal na Panginoon. Pag sumasaten ang mahal na Panginoon, hindi ka kaya talunin yung nasa sanlibutan. Sino yung Diyos ng sanlibutan? Who is the God of this world? The God of this world is Satan. Satanas siya po ang Diyos ng sanlibutan. Siyang may control ng mga bagay sa mundo na ito. Until this, at this point in time, even at this point in time, ginugulo ni Satanas ang mga tao, ang mundo, because he is in control. Pero ang anak ng Diyos, minamahal, hindi kasama dahil sumasayo, mas dakila yung sumasayo kisa nasa sanlibutan. So malinaw, kanina, bakit ano nga, linilipad yung ano natin. Verse 2, so Revelation chapter 12. Malinaw yung babae, walang iba kundi Israel. Verse 2, and she being with child cried, troubling in birth, and pained to be delivered. At siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. 3. Tuloy-tuloy. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. At narito ang isang malaking dragong mapula o dragon na mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanya mga uloy may 7 diadema. So yung mapulang dragon ay walang iba kundi Satanas. Si Satanas siya. Na may 7 ulo at 10 sungay. Pag sinabing 7 ulo, biglang tumalon. Satanas ay 7 ulo. Nandiyan sa Revelation chapter 13 at chapter 17 din natin basahin. At tinutukoy na 7 ulo kundi yung the headquarters of Satan in the earth.
yung kanyang headquarters dito. Yung isang system na kanyang ginagamit para maghasik ng kasamaan sa mundo. So alam na natin sino yan. What is the system? What is the religious system? The papacy? Yan po tinutukoy dyan. May pitong ulo, doon po nakatira yung hayop daw, yung Antichrist, nakatira doon sa pitong ulo. Tinutukoy yung pitong bundok. Na? Dahil sa Revelation chapter 7, 10 and 13. Pitong bundok. Bakit? Sa history, kung mabasa ninyo, ang pitong bundok, the Vatican City, pitong bundok yan. Binuldoser yan. At doon itinayo yung the Vatican City. Yan pinutukoy ng pitong ulo. At sampung sungay ay sampung bansa. Ayan, the EEC, the European Economic Community, sampung bansa na sumusuporta, mga mayayamang bansa, sumusuporta sa Antichrist para kontrolin ang ekonomiya sa mundo. And that is happening in our time today. If you have not the mark of the beast, you cannot buy or sell anymore. Hindi ka na maka-travel, hindi ka na makabiyahe, hindi ka makapagbili ng pagkain. Unti-unti na nangyayari ngayon, minamahal. Nasasimula pa lang tayo pagdating ng araw, after the rapture, pag hindi ka, wala kang tata, hindi ka lang makakabili, pupugutan ka na ng ulo. Those who don't receive the mark of the beast will be killed. Ngayon, unti-unti na nangyayari, minamahal. Yan po yung, andyan po yung headquarters ng Satanas, dyan sa lugar na yan. At sa kanyang mga ulo'y may pintong pitong diadema. Verse 4. Ay, binasa natin kanina. At kinalagkan ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at pinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng mga anak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak nito. So, malinaw sa Biblia, bago ipanganak o ipanganak ang Savior, ang ating mahal na Jesus, marami pong hadlang para siya hindi matuloy, para hadlangan yung plano ng Diyos. Yeah? King Herod, anong ginawa ni King Herod sa Jerusalem? Binapatay niya lahat ng mga bata. Kasi gusto na hadlangan yung pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Kahit yung panahon ni Moses, minamahal, si Moses ay the symbol of Christ at that time for the Israelites. Nung si Moses ay pinanganak, gusto rin hadlangan. O, basahin muna natin bago natin yan ituloy dito sa Exodus 1:16. Dito po sa aklat ng Exodus, kabanata 1 sa talatang 16. At kaniyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanilang sa dakong kapanganakan, kung lalaki ay papatayin nga ninyo, datapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Yeah. Ang utos ni Pero, yung hari ng Egypt, kasi dumadami yung mga Israelites sa Egypt, dumadami. Sabi ng hari, pag manganak yung mga Hebreo, pag babae, buhayin ninyo. Pero pag lalaki, inyong papatayin. Diba? Bakit? Gusto ng kaaway, hadlangan yung plano ng Diyos na mapalaya yung mga Israelites doon sa bahay ng pagkabilanggo sa Egypt. Gusto niya harangan. Ngunit, hindi niya kaya. Dahil ang Diyos, ang programa ng Diyos, mahal, hindi kaya hadlangan ng anumang uri ng kapayarihan sa mundo na. Yeah? The providence of God. Nobody can stop, can hinder the providence of God. Diba? Pinanganak si Moses. Walang kamalay-malay si Paraon na yung magliligtas ng mga bilanggo ng mga Hudyo na kanyang binilanggo sa Egypt. Wala sa kamalay-malay. Nandun din pala sa kanyang palasyo. Wala sa kamalay-malay. Diba? So,
gaano man kahirap yung dinaraanan, gaano man pinapahirapan ng kaaway ang mga anak ng Diyos, magliligtas at ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan. Amen? Matthew chapter 2 verse 12 up to 16. Dito po sa aklat na Mateo Kapitulo 2, ang talata po ay 12 hanggang talatang 16. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes at nagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumun ka hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto at dumoon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Na magkagayon nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki ay nagalit na mainam at nagutos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na napakasiyasat sa mga pantas na lalaki. Si King Herod ginamit ni Satanas para puksain ang Savior, ang mahal na Panginoon bilang tao. Ginamit, hinanap niya yung Savior para patayin, minamahal. Pero, hindi siya nagtagumpay. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hinanap niya. Nag-inquire siya sa mga wise men kung saan daw ipapanganak yung Savior. Nalaman ng mga wise men, pero kinausap sila ng anghel sa panaginip. Nang pinangalap, kinausap na malapit sa panaginip na sinabi, huwag na kayo bumalik kay Herod, mag-iba kayo ng daan. Kaya nagalit si Herod, nung nalaman niya na siya ay naisahan ng mga wise men, pinapatay mga bata para madamay yung pinanganak na tagapagligtas. Ngunit, hindi kaya niya patayin. Hindi niya kaya yung plano ng Diyos. Nobody can suppress the plan of God. Palapakan natin, malapainon. Amen? Verse 5. Ano sabi niya? Revelation chapter 12, verse 5. Tuloy-tuloy na natin yung pagbasa. At siya ay nanganak ng isang anak na lalaki. Yun na, yung Israel, tinutukoy yung Israel, doon po pinanganak ang ating mahal na Jesus. Na maghari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At tinutukoy ang ating mahal na Jesus. Maghari isa, isang araw sa lahat ng mga bansa. When He comes again, in His second coming, maghahari ang mahal na Jesus ng 1,000 taon. Yan tinutukoy. Ngayon, ang hinintay natin, hindi po yung pagbaba ng mahal na Kristo para maghari sa lupa. Hindi po yung hinintay natin. Ang hinintay natin ngayon na pwede mangyari anytime now yung pagdagit ng mga banal. Amen? Bago lumala yung sitwasyon ng mundo na ito, bago lumala yan, yung hindi ka na makapagsamba, babawalan ka na, ikukulong o papatayin yung mga magsasamba. Bago lumala yan, babalik malapit noon para ikaw, tayo, na nagpapatuloy na maglilingkod, kukunin sa mga lapaa. Amen? So alam naman natin, ano ang qualification para makasama doon sa rapture, sa pagdagit ng mga banal? Alam natin ang qualification. Malinaw sa Biblia, para makasama ka sa rapture,
You have to overcome the world. Palapakan natin mga Pino. That is one. Then another, you have to overcome Satan. Kailangan talunin mo si Satanas. Ay katlo, you have to overcome yourself. Tatlo yan. Kung gusto mo makasama sa rapture, you should be an overcomer. You must be an overcomer. Dapat mananagumpay ka. Amen? Mapagtagumpayan mo ang gawa. Si Satanas mismo magtagumpayan mo. Then, yung sarili natin, mapagtagumpayan natin. Kasi ang sarili natin, kalaban natin yan. Ang sarili, takot yan. Takot yan. Pag may hadlang, takot yan, maglingkod. Pag may nakakatakot, ayaw sumambayan. Pero sa Biblia, kailangan talunin mo ang sarili mo. Buhay ang Diyos mo. Manampalataya ka, kaya ka. Tulungan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang manilo sa Biblia. Makasama sa rapture yung magtagumpay sa sarili, magtagumpay sa sanlibutan, at magtagumpay kay Satanas. And she brought forth a man child. At siya ay nanganak ng isang batang lalaki na magahari sa lahat ng bansa na may panghampas na bakal. Ay pinundo panghampas na bakal. Ibig sabihin, magahari siya, darating ang panahon, hindi na magtatagal, magahari at yung Manapuso Kristo na may panghampas na bakal. Ibig sabihin, with all authority. Maghari siya ng buong otoridad. Wala nang manggugulo sa tao. Wala nang Satanas na manggugulo. He will rule all nations with the iron. Wala nang masama. Puro katuwiran. Bakit? Siya mismo maghari with all authority and power. Amen? Sa ngayon, magulo pa ang mga bansa sa ngayon. Ngunit, paghari ng ating Mahal sa Kristo sa lupa, pisikal na paghahari, wala na pong masama. Wala nang maghari-harian sa mundo. Wala nang kukontrol ng mga tao sa mundo. He will roll all nations with the rod of iron. Amen? At ang kanyang anak ay inagaw na nadinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Sino tinutukoy ang ating malapit Jesus? Siya po ay nung siya'y namatay, nilibing, siya po ay muling bumangon. Umakyat doon sa kanan ng Diyos. Amen? Pakibasa. Psalm chapter 2 verse 9. Amen. Dito po sa mga awit, kapitulo 2, may katalatang 9. Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila ng parang isang sidlan na magpapalyok. Thou shalt break them with the rod of iron. Thou shalt dust them in pieces like a potter's vessel. Iyon po yung paghahari na ating Mahal na Kristo dito sa lupa. Paghahari ng ating Mahal na Panginoon sa lupa, maududurog lahat. Lahat ng, wala ng masama, minamahal, dudurugin lahat. Dahil ang maghari, hindi na tao maghari, hindi na mga presidente ang maghari-harian. For the meantime, during the greatest tribulation, ang maghari-an ang Antichrist, yung hayop, yun to maghari. Kaya puro kasamaan. Ngunit pagbaba natin sa Kristo, wawakasan lahat ng kasamaan. Amen? Verse 6, ano sabi niya? Revelation chapter, yung ganun pa rin, yung pa rin ang aklat natin, sa 12. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya'y ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ampuning 1,260 araw.
yung babae raw tumakas, tinutukoy Israel. Yung mga Israelita. Ipaghanan ng Diyos sa isang dako. And the woman fled into the wilderness. Ayan. Siya'y alagaan ng Diyos at pagkakainin ng ilang araw, 1,260 days. Yan po ay tatlong taon at kalahati. Ang tinutukoy dyan, minamahal, ang tinutukoy dyan, yung the greatest tribulation, yung kahirapan na mangyayari, sobrang kahirapan. Binasa natin yan, may tumawag kasi ng asaraw, may tumawag sa atin ng kapatiran from Mindanao, sabi niya, hindi rin na maintindihan. Ano raw itinutukoy dyan sa Revelation chapter 12 verse 6, ay yung babae na napunta sa ilang at pinaghanda ng Diyos sa isang dako upang doon sa ay alagaan ng tatlong taon at kalahati or 1,260 days. Hindi raw na maintindihan. Sabi niya, sino ang tinutukoy? Yung pangyayari na yan, minamahal, ay tapos na po ang rapture. Itong binabasa natin. Wala na po ang church dito. Tapos na. Dahil hindi po tayo dito aabutan ng the greatest tribulation. Yung sinasabi na sobrang kahirapan na pag hindi ka nagpatatak ng tatak ng hayop, pupugutan ang ulo. Wala na po ang church dito. Ang naiwan dito, yung mga Israelites na hindi naniwala kay Jesus Christ bilang Messiah, ngunit sila ay makukumberte. Makukumberte sila. Kasi dinaya ng Antichrist ang mga tao sa buong mundo na nagsabi, siya raw ang Diyos, siya tagapaglitas. Ngayon, namulat sila ni itong Antichrist na nagsasabi silang Diyos. Namulat sila, hindi pala ito si Jesus Christ, hindi pala ito ang Messiah. Demonyo pala ito, dinaya sila. Kaya sila ay uusigin at sila'y maniniwala, sila'y hiwalay sa kasunduan ng Antichrist, hiwalay sila at sila'y uusigin. Pero sila'y protektahan ng Diyos. Dadalhin sa isang lugar ng tatlong taon kalahati para sila ay ingatan habang nagkakagulo sa buong mundo. Malapakan natin, malapakan. Yan pa istorya dyan. Hindi natin binasa na lahat ang mga talata dahil masyado mahaba yan. Yan po yung tanong ng kapatiran. Hindi rin niya maintindihan. Sino yan? Tapos na po ang rapture dyan. Wala na ang church. Wala na po tayo dito, minamahal. Bago, kasi yung kahirapan sa Biblia na tinutukoy, 7 taon yan. The 7 years, the last 7 years of the world before our Lord Jesus Christ comes to reign in the earth for 1,000 years. May 7 taon. Na huling taon. Pumasok na ba tayo sa 7 taon? The last 7 years bago magbaba ang Diyos Kristo? Pumasok na ba tayo? Pumasok na. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Yan na po ang pinapangaral ng pastor noong araw pa. Sinasabi, darating tayo sa huling 7 taon ng mundo na maghahari ang Antichrist. Nandito na. Nagahari na sila, minamahal. Pero, bago yung pinakahuling 3 taon at kalahati na tinutukoy ng Biblia, binasa natin kanina, ang church ay, church sino tayo, ay dadagitin doon. Para hindi na makasama sa kahirapan. Amen? Pinagpala kayo, yung kahirapan natin dito, pansamantala. Yung trials natin dito, pansamantala lang yan. Ngunit, isang araw, bago dumating yung matinding kahirapan, pag wala ka ng tatak, hindi ka lang makakabili, papatayin lahat ng hindi magpatatak. Bago dumating yan, the rapture will take place. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Verse 6, ano sabi niya? Ayan. O, nabasa na natin. Ano sa, pagdating sa 11, itanong natin sa 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony and they loved not their lives unto the death. At sila ay kanilang dinaig at siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero.
At dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa mga kamatayan. Yung mga Kristiyano, naging Kristiyano dito, during the greatest tribulation, marami pa maging Kristiyano dito, kahit wala ng Diyos. Yung mga Hudyo, mga ngaral sila dito. So alam na natin yan. Pinangaral na yan nung araw natin, mga pastor. So, we know the story. Yung mga Hudyo dito na 144,000, mga ngaral sila dito, maraming magiging Kristiyano. At uusigin sila ng Antichrist. Ano sabi dyan? At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ni Cordero. Sinong dinaig? Si Satanas. Dinaig ng mga Christians dito dahil sa dugo ng Cordero. Makapangyarihan ang dugo ng Cordero. Walang ibang Cordero, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dinaig ang Satanas o Antichrist. Ng kanilang patotoo. Anong salita ng patotoo? What is the testimony? The testimony of the Word of God. Ang tinutukoy. Dinaig ang kaaway dahil sa patotoo ng salita ng katotohanan. Dadaigin mo ang kaaway dahil nananangang ka sa salita. Paghawakan mo ang salita dahil yan ay katotohanan, hindi ka tatalunin ng kaaway. Iba sa piso! At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Gusto mo matalo ang kaaway, huwag mo ibigin ang buhay mo hanggang kamatayan. Akala kasi ng iba, akala kasi ni Satanas, matatalo ka pag pinatay ka o inalis ang buhay mo. Hindi yun. Nadyuto ko sa Biblia. Kasi marami mga Kristiyano papatayin. Pero, hindi. Ngunit hindi sila natalo. Hindi nila inibig ang kailang buhay ang kamatayan. Sila ay nagtagumpay. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Ang kanilang hinawakan, dugo ng Kordero at salita ng katotohanan. The Word of God. Anong salita ng katotohanan? Ang namatay kay Kristo na naglilingkod ay muling bubuhayin. Hallelujah! That is the Word of Truth. Kaya hindi sila matatalo ng Satanas. Sabihin ng Satanas, sige, magpatatak na kayo. Sige, magpaturok na kayo. Kung hindi, hindi na kayo makakabili. Hindi kayo makanegosyo. Hindi nila matatalo. Kahit gutomin nila matatalo. Hindi mag-yield ang mga anak ng Diyos. Bakit? Because of the Word of God. Because of the Word of the Truth of the Testimony of the Truth of the Word of God. Na ang pangako ng Diyos sa kanyang salita, pag ikaw ay handang maglingkod, kahit na may pagsubok, hindi ka pababayaan. Kaya ka supplyan ang Diyos na buhay. God will supply all your needs according to His riches and glory. Kaya, minamahal, sa verse 12-14, ano sabi niya? And to the woman were given two wings of a great eagle. At ang babae, ibinigay ang dalawang pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng panahon. Okay. Sa English kasi, sabi dyan, and to the woman were given two wings of a great eagle that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time, times, and a half time. Pag sinabing time, times, half time. Sinabing time, 1 year, times, 2 years, half time. Tatlong taon at kalahati. Ang tinutukoy po dyan, yung the greatest tribulation, protektado yung church, yung mga Hudyo, mga Israelites, mga Gentiles na na-convert,
minamahal, dito, yung 144,000, protektado ng Diyos sa isang lugar, sa tatlong tatlong kalahati, pero wala na ang church dito, minamahal, purihin na natin malalim. Rebasa po sa Lord! Yan po ay bilang kasagutan sa kapatiran natin na hindi rin na maintindihan. Akala niya, yung mga Kristiyano, yung church ngayon, akala niya, pupunta pa tayo doon sa kahirapan, yung tatlong tatlong kalahati, hindi na po, hindi na po. Marami na tayong kahirapan dinaanan. Amen? Marami na tayong pagsubok dinaanan. Yung mga Hudyo na nag-reject sa Misaya, Ate Malapin Sus, sila po yung maiiwan dito. Hindi po sila dinuman ng pagsubok. Nireject nila Malapin Sus. Kaya sila yung dadaan sa sobrang kahirapan. Ngunit, sila ay papatayin. Yung iba ay papatayin. Ngunit, yung namatay ay diretso pa rin sa piling ng ating Malapin Sus. Katawan lang! Anong sabi na Panginoon? Huwag ka matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot ka sa kaya pumatay ng katawan at kaya magbulid ng kaluluwa sa imperno. Huwag daw tayo matakot sa pumapatay ng katawan. Huwag ka matakot. Do not fear those who kill the body but will not be able to kill the soul. Huwag ka matakot. Dahil ang sandata ng kaaway sa iling araw, puro pananakot. Minamahal. Pinakita na ng man of God, the prophet of God in the end times, ating mga pastor. Pinakita na hindi kaya talunin ng demonyo ang tunay na anak ng Diyos. Pinakita! Kaya, huwag ka matakot dyan. Kahit anong mangyari dito sa mundo, huwag ka matakot. Dito ka! Tuloy ka! Magsamba! Tuloy ka! Sa pagsunod sa kalooban ng ating malapit. Huwag ka matakot sa kahirapan. Huwag ka matakot! Dahil ang Diyos mo, kaya ka! Suplayan! Kaya ka! Iligtas! Ang Diyos mo, makapangyarihan! Jesus is greater than Satan! Hallelujah! Praise the Lord! Malinaw yan! Daniel chapter 11 verse 32. Yung babae, binigyan niya ng pakpak ng malaking agila. Ibig sabihin yan, hindi naman kasi literal yan. Pag sinabing pakpak ng malaking agila, supernatural na pagliligtas, miraculous na pagliligtas. Ingatan sila ng Diyos, dadalhin sila sa isang lugar. Daniel chapter 11 verse 32. Can dito po read? Sa aklat naman, Daniel kapitulo 32, ay kapitulo 11 may talatang 32. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahihikayat niya sa pamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan ay nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay may kayat niya sa magitan mga daya. Ngunit ang bayan na nakakikilala ng kanilang Diyos, malaking Diyos yan, maliit na din nakasulat, malaking Diyos yan. Ngunit ang bayan na nakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Palakpakan natin, malapay, no? Ano ang sabi sa ibang translation? He will flatter and win over those who have violated the covenant. Kanyang sisiraan at tatalunin yung mga lumabag sa covenant. Ano yung covenant? Na maglingkod ka. Yan ang covenant sa Biblia, sa manak ng Diyos. Ang kasunduan ng Diyos sa Biblia, sa manak ng Diyos, maglingkod ka sa Diyos mo na buhay, kahit anong mangyayari. Sundin mo ang kanyang kalooban. Yan ang covenant. Amen? Sundin mo ang kanyang kalooban. Maglingkod ka araw at gabi. May pagsubok, wala. May problema, wala. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. That is the covenant and the word of God. Mga Kristiyano kasi, pag may pagsubok na, may nakakatakot na, takot na magsumunod sa kalooban ng Diyos.
Sa Biblia, kailangan sundin mo. Katulad ni Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bawal na manalangin, bawal na magpuri, sinusunod. Bakit? Ang Diyos ang may-ari lahat ng bagay. Nasa pangalan ng buhay dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi alintana. Yan ang sinasabi sa Biblia na covenant. Pag anak ka ng Diyos, you have a covenant with your God na maglilingkod ka. You will follow the will of God no matter what. Kahit ano mangyari, maglilingkod ka. Kahit may nakakatakot, maglilingkod ka. Dahil ang Diyos mo, kaya ka iligtas. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Assyrian soldiers, lumusob po yan sa Judah, sa Israel. During the time of King Hezekiah, 185, ang dami, 185,000 soldiers. Basahin natin, ano po nangyari sa 185? Lahat sila pinuksa ng anghel. Isang anghel lang. E dito sa gawain ng mga Pinoon, sa puno ng mga pastor, ang daming anghel dito na napakabantay. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Ikalawang hari, 1934 hanggang 35. Can I read? Dito po sa aklat ng ikalawang mga hari, Kabanata 19 sa pantalatang 34 hanggang 35. Sapagkat aking ipagsasanggalang ang bayang ito upang iligtas dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At nangyari ng gabing yon na ang mga anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampaminto ng mga taga-Assyria ng 185,000 at ng mga tao ay nagsibagong maaga at kinaumagahan na rito. Silang lahat ay mga bangkay. Malapakan natin, malapay no? Ang yabang nung hari ng Syria o Assyria, King Sennacherib, napakayabang. Wala raw bansa na nagtagumpay laban sa kanya. At lumusob sa Israel, sa Juda. Sabi niya sa hari, huwag niyo sabihin na mananampalataya kasi yung Diyos. Magiging katulad kayo ng mga bansa, aking nagapi. Nagyamang. Pinaikutan ng Juda, 185 soldiers. Ang dami. Ano nangyari? Nagpadala ang Diyos ng isang anghel. Palapakan natin, malapay no. Amen? Ano nangyari dyan? At nangyari ng gabing yaon na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000 soldiers. At nang ang mga tao ay nagsibangong maaga sa kinamagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Isang gabi, nung gabi yaon, ilang oras ba isang gabi? Sabihin na natin, 12 hours, isang gabi. I-compute mo yan. I-compute mo. Ilang minuto yan, yung isang gabi, ilang oras, ilang minuto, at ilang segundo. Pinakahuli po, minamahal, yung computation yan, yung 1 second, bawat 1 second, kasi isang anghel lang yung pumatay, may dalang sword yung anghel, bawat 1 second, 4 soldiers are dead. Bawat isang segundo, 4 sundalong Assyrian ang namamatay. Kaya sa isang gabi, yung 185,000, patay lahat. 4 bawat 1 segundo. Ibig sabihin, sa anak ng Diyos, wala kang dapat katukutan. Sa harap mo, sa likod mo, sa kanan mo, sa kaliwa mo, may anghel na nagbabantay sa'yo. Amen? Sa harap, sa likod, kasi 4 na anghel bawat segundo, bawat isang mata, mayroong namamatay na 4. Hindi sabihin ng mga Pinon, protektado ka sa harap, sa likod, sa gilid. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord!
Kaya sinabi na sa Psalms, a thousand shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near you. Hindi lalapit sa iyo ang mga salot, ang mga masamang espiritu, Antikristo. Hindi ka kaya. Jesus is God. Hallelujah. Praise the Lord. Meron ba katakot ang anak ng Diyos? Pinakita natin mga pastor. Kaysaan? Rebuild it. Kaysaan? Pumunta. Hindi nagtagumpay ang masama. Because Jesus is power. Jesus is salvation. Pinagpala ka, nandito ka sa tunay na gawain. May pinadala ang Diyos ating mga pastor. The end time, the last prophet or the end time prophet of God in our time, pinadala hanggat nandito ang man of God, hanggat nandito iglesia, walang antikristo na kaya gumapi sa tunay na iglesia ng Diyos. Malinaw yan. Kaya ng Diyos, wala kang katakutan. Kahit ilang lulusob sa'yo, kahit ilang libo yan, kaya yan, kahit isang anghel lang, hindi yan obra. Malinaw sa masulatan. Stand on the word of God, on the word of the testimony of the word of God. Tumanahan ka, dahil ang pagliligtas ng Diyos lagi nandyan sa tunay na gawain ng ating mahal na Pano. Yung Daniel, binasin kanita 11:32, balikan natin last verse na yon. At ang gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahikayat niya sa magitan ng taya. Mandadala ng Antichrist. Ang pinag-usapan kasi niya, Antichrist eh. Yung hayop ang tinutukoy dyan. May kayat niya yung lumabag sa tipan. Madadala ng kaaway lumabag sa tipan. Ano lumabag sa tipan? Ang Diyos lang ang katakutan mo. That is the covenant. Do not fear other God. Do not fear man. Diyos lang ang katakutan mo. Yun ang tipan sa Biblia. Siya lang ang Diyos mo. Sabi ng Pinon, you, I am your God, and you shall be my people. That is the covenant and the word of God. Ako lang ang Diyos mo. Ako lang ang paglingkuran mo. Yung gumagawa ng kasamaan laban sa tipan ay mahikayat ng Antikristo sa magitan ng daya. Magitan ng daya. Yung mga taong hindi naglilingkod sa mga Panginoon, dadayain kayo. Kayo manunod dyan, nandito na, dinadaya ka na. Diretso ang salita yan, dinadaya ka na. Kahit matatalinong tao, mga presidente, you're being deceived by the Antichrist. Kailang tanggapin mo to, tanggapin mo to, ilagay sa katawan mo to. Kailangan tanggapin mo yung turok. You are being deceived. Madadaya ka because you are not following the will of God. Pero pag tinisunod mo ang kalooban ng Diyos sa hirap at sa ginhawa, hindi ka pababayaan, hindi ka kaya dayain. Ngunit ang bayan na kakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Palakpakan natin, malapin. Sa ibang translation, ano sabi dyan? But the people who know their God will be strong and will resist Him. At ang bayan na nakakilala silang Diyos ay magiging malakas at lalabanan siya. And will resist Him. Sino yung Him? Resist the Antichrist. Palakpakan natin, malapin. Resist the system! Resist the Antichrist. Huwag kang susunod sa mga sistema nila. Puro daya. Sundin mo ang Diyos na buhay para magmalaka na buhay na malalakad. Hallelujah! Praise the Lord! Pag susunod ka sa system ng Antichrist, nanganganib ang kaluluwa mo. Pero pag tatanggi ka, lalaban ka, magmamana ka ng buhay na walahagad. That is written in the word of God. So it shall be written, so it shall be done. Dapat gawin mo yan. At pinagpala ka, dahil tinuro niyan mga pastor noong araw pa, salamat dahil kayo ay sumunod at kayo ngayon ay nakaready sa pababalik ng ating mga Pilipino. Habang tayo maawit,
Puri natin yung marami. As we sing the song. Hallelujah. Tapos puso na paglilingkod ang kailangan natin to become triumphant, to become victorious, para makaredy tayo sa pagbabalik ng ating manapino. Taos puso na paglilingkod. My heart. Bantayin natin mga puso natin na huwag mahumaling sa mga bagay sa mundo na ito. Your heart should be in focus with the will of God every day. Hallelujah. Habang tayong bawat. Hallelujah. My heart. Give my
will be faithful. Gusto mo, bababa sa iyong kapahirian ng Malapinon. Masisigil, tagapin ng Malapinon. Pagbabalik natin, Malapinon. Kaunti na lang ating pagsubok na harapin. Tayo ipupunta na sa piling ng Diyos na buhay! Hallelujah, Pastor! God. Hallelujah! Bago tayo dumako sa ating mga pangailangan, mayroon po mga baguhan ngayon na nakadalo. Hindi po aksidente na nandito kayo. Yan po'y sinadya ng mahal na Panginoon para kayo ay makakilala sa katotohanan, para makarinig kayo ng Ebanghelyo, para kayo maligtas sa apoy ng impyerno at pupunta kayo sa langit, sa piling ng ating Malapinon. Gusto nyo malutas sa mga problema ninyo? Gagaling kayo sa mga sakit? Hindi kayo, ingatan kayo ng Malapinon sa mga salot sa mundo na nangyayari? Isa lang gagawin mo,
maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mga Pinoy. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng mga sumasampalata. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita ng ating malapin Isus, nagkatawang tao, namatay sa krus, nilibing, at muling nabuhay. Nagtagumpay laban sa kasalanan. Yan ang Ebanghelyo. Kamatayan, paglibing, at muling pagkabuhay ng ating malapin Isus. Tanggapin ninyo, maniwala kayo na siya'y namatay para sa iyo. Ang kanyang dugo na banal na nabuo sa krus, yan ang naghugas sa iyong kasalanan. Sa magitan ng kanyang mga latay, pinagaling ang ating mga sakit. Tanggapin ninyo ang malapinon, mga ngayon lang nakadalo, sa mga webcast viewers, ngayon lang nakatune in. Tanggapin ninyo ating malapinon Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ninyo. Sundin ninyo isang maikling panalangin galing sa mga puso. Dakila nga man sa langit, ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo, ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, ang aming malapin Isus, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Malapin Isus, patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y mamulat sa mundo. Hugasan po ninyo aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Tinatanggap kita ngayon, malapin Jesus, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon, itong aking samod dalangin. Amen, and amen, and amen. Opo, malapin Jesus ang tumanggap sa inyo sa hapong ito. So, nang dalangin namin ginagalang, mga pastor, patawarin niyo po lahat ng ilang mga kasalanan. Isulat niyo po ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas niyo po sila sa hapong ng ilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samod dalangin. Amen, and amen, and amen. Lahat po ng mga may sakit, gagaling kayo. Marami pong tumatawag dito sa unang dalangin natin ginagala, mga pastor. Sa telepono lang, gumagaling ang kanilang mga sakit. Mga COVID, hindi dapat katakutan ng COVID. Gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, pastor! Ilagay po yung mga kamay sa ulo ninyo. Kahit anong klaseng sakit mayroon kayo, gagaling kayo. Kung wala naman kayo sakit, itas mong dalawang kamay. Anong klaseng problema mayroon kayo, kaya yan lutasin ng ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating mahalapin Jesus. Dakila nga masalangit sa matamis na pangalan namin, pinakamamahalapin Jesus. So nang dalangin ng aming ginagalang mga pastor, pagaling niyo po lahat na may sakit sa araw na ito, aming mga kapatiran, sa puno nga webcast viewers, mga baguhan. Anamang sakit nila, cancer, leukemia, COVID, Omicron virus, pagalingin mo sila. Wala imposible sa iyo, ikaw ang Diyos na buhay. Sampu ng mga webcast viewers, heal them, O Lord, from all kinds of sick and diseases. Mga problema, ikaw maglutas. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I bind you of Satan, demons of sickness, cancer, leukemia, virus, COVID, problems, makahirapan, ngayon din, lumayas ka sa manak ng Diyos. In Jesus' name, sickness, be healed, problem, be solved. In the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Thank you, my Jesus. Pasalamatan nyo lang, magaling na kayo. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Bilang pagpupuri, tayo sumigaw na tatlong beses, tumalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin, mahal na Pinoy, minamahal.